lumalabas, parang nahulog sila sa patibong ni DP Sara. Eh, nanunok lang yun. Rhetorical yung statement. After all, eh, hindi naman siya kailang masinga, pwede mag-appoint yung presidente. Hindi naman siya kailang i-appoint kasi siya na nga yung nasa number one sa listahan ng partisyon. Talagang, it's a joke. It's the character of the vice president nagmana sa kanyang ama. Pag-usapan natin ngayon ang sobrang pagkapraning ng Marcos administration sa designated survivor remarks ni VP Sara, yung hindi siya mag-a-attend sa SONA dahil siya na lang daw ang papalit kay PBBM kung may mangyaring masama sa loob ng SONA. Nako, grabe ang preparasyon ngayon para protektahan ang presidente. Eh, discuss ko mamaya. Napraproning na sila. Lumalabas, parang nahulog sila sa patibong ni DP Sara. Okay, tingnan natin. Mga iba't ibang political leaders, analysts, nagsasabi na joke man lang yun. Unahin natin si Senator Lacson, then may isang professor. Ito, tinanong si ex-Senator Lacson. Nanonokso lang, sabi ni Lacson. Doon sa ginawa ni Vice President Sara na inapoy niya yung sarili niya as designated survivor. Kasi ang dating sa akin, as an ordinary person, parang ang dating sa akin, may mangyayari ba? Bakit ina-isolate mo yung sarili mo? Lalo na sa konteksto na sinabi niya, hindi ako a-attend. Oo, hindi ako a-attend. May alam ba siya na hindi ko alam? Parang ganun ang dating sa akin, Senator Ping. What about you? Hindi, nanunokso lang yon. Rhetorical yung statement. After all, eh, hindi naman siya kailang masinga, pwede mag-appoint yung presidente. Hindi naman siya kailang i-appoint kasi siya na nga yung nasa number one sa listahan ng succession, di ba? Line of succession. Siya talaga automatically magiging president. Hindi lang acting president. Siya talaga. Presidente. Ito may mangyari sa presidente. So, nanunokso lang si Vice President Sara na sinabi niya, inapoint ko na sa ready kong designated survivor. And after all, wala pa naman talagang batas ng designated survivor. So alam natin na parang nanunukso lang siya. Bakit siya manunukso? Sinabi niya lang yun. No? So nagbibiro lang? So palagay mo nagbibiro lang siya? Nagbibiro lang yun. No? So parang tatay lang niya nagbibiro. Yung mga ganyan. Yeah, kasi minsan may ganyan si Vice President Sare. Tingnan natin seryoso tao. Minsan meron siyang ganyan na parang bigla nagbibiro. Para magkaroon ng kulay yung kanyang hindi pag-attend ng SONA, itong darating na SONA, siluntungan niya na lang na hindi na, hindi ako attend. Sinitimedyo na sarili kong designated survivor. Probably, napanood niya rin yung series na designated survivor. Malamang sen. Pagpaganyan ba yung mga former senator invited din sa SONA? Okay, pupunta ka rin po ba sa SONA? Yan. Napakaklaro na nanonokso lang itong administrasyon. I-discuss ko mamaya yung mga security preparations nila. Ito naman, isang professor, Professor Kolilang. Pakinggan natin. Pagtatalaga ni Vice President Sara Duterte sa kanyang sarili bilang designated survivor ayon sa isang political analyst. Ang mas malaking issue raw ay ang pagdalo ng Vice Presidente sa SONA ng Pangulo. Nasa frontline ng balitang yan, si JC Cosico. No. Okay. No, I will not attend the SONA. I am appointing myself as the designated survivor. Naging kontrobersyal ang pahayag na yan yung Vice President Sara Duterte. Halos 2 linggo bago ang ikatlong State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Bongbong Marcos sa July 22. Sa Amerika kasi, ang designated survivor ay isa sa mga opisyal ng gabinete na hinihiwalay sa Pangulo at iba pang opisyal tuwing may SONA. Ang designated survivor ang otomatikong manunumpa bilang bagong leader ng bansa kung sakaling mang may pag-atake o mamatay ang chief executive. Pero para sa political analyst na si Froilan Galilong, hindi issue sa seguridad ng Pangulo ang binitawang mga salita ni Duterte. Paliwanag niya, wala sa ating konstitusyon ang pagkakaroon ng designated survivor. I don't think the Vice President parang sabi na natin, good sense of becoming a public servant will actually wish anything wrong to happen to our public officials. I think hindi ito
ito yung konteksto at uri ng pagkatao na meron tayo na bilang mga Pilipino. Pero ang tipagdalo ni VP Sara Sasona ay isa raw bold step sa bahagi ng vice-presidente. Maliwanag raw kasi na dumidistansya na ito kay Marcos, nakaparating doon niya sa yung eleksyon. Ayon kay Galito, posible itong limikha ng political drama na maaaring sumapaw sa Sona ng Pangulo. Ito, I think, will try to steal the highlight away from the policies, the programs, and the good things that the government tried to accomplish kasi nga, medyo ma-overshadow ito, no, ng hindi pag-attend ng ating vice-presidente. Tuloy-tuloy naman ang paghahanda ng Metropolitan Manila Development Authority o MDA. Yun! So, ex-Senator Lacson, Professor Kalilong, parehas ang sinasabi na joke lang yun. Nakalagay sa konstitusyon yung succession. Klaro na. Walang designated survivor na concept o batas sa atin. Wala yun. Sa Amerika lang yun. Kaya talagang it's a joke, it's the character of the vice president nagmana sa kanyang ama. Wala yung pahiwatig na parang may nagplaplano na bubumbahin ang Sona. Walang ganun. Kaya lang ito, tingnan nyo ang reaksyon ng palasyo, ng house. Yung red carpet na parang fashion show ng mga asawa ng mga lawmakers, at tinanggal na. Wala na, kinansel for the first time. Wala na yung red carpet. Baka daw yung carpet na yon, red carpet, doon ilalagay yung bomba. Ay nako, grabe ang pagka-praning. Yung para bang kung ikaw isang tao na alam mo wala kang kalaban, wala kang ginawang masama. Dahil wala kang ginawang masama, tapos may relasyon ka sa Diyos. Kung maglakad ka araw man o gabi, matatakot ka ba? Ako, ganyan ako. Hindi ako takot. Wala lang. Kumpiyansa lang ako kasi una-una may Diyos. Maraming promises ng Diyos sa Bible na He will protect me. Psalm 91. May mga ganong promises. Tapos wala naman akong ginawang masama sa... Wala naman akong kaaway. Eh bakit takot-takot? Wala lang. Bahala. Kahit saan ako pumunta. Kailang kung konsensya mo mayroong kang ginagawang masama, konsensya mo, alam mo, may kalaban na nandyan lang, naghihintay ng pagkakataon na gagawa ng masama sa'yo, ayan, mapra-praning ka, maghahanda ka ng kung ano-ano dahil baka biglang may sumabo, ganun. So, huwag kayong mapraning. Sabi, nagbibiro lang yung tao eh. Kaya lang, tama yung si Professor Kalilong na the real message is pagkalas ni BP sa yung hindi niya pag-attend, wala na, kumalas na. It's a political statement. Ayoko na sa inyo. Ayoko nang madamay sa inyong mga ginagawa. Mabulusok ang rating ng Pangulo. Nadadamay si BP Sara. Kasi itong nangyayaring kahirapan sa buhay ngayon, yung pagtaas ng presyo ng mga bibilhin, galit ang taong bayan, yung inflation. Kaya napakababa ang approval and trust rating ng Pangulo dahil sa overall performance ng gobyernong ito ay damay si BP Sara dahil party siya sa gabinete. Kaya yun, nag-decide siya, nag-resign at ngayon, wala, distansya na. Wala na yung pinagmamalaki ni Bibim na may unity pa rin. Saan ang unity?
Oh, ang unity ngayon, yung Marcos clan. Marcos Araneta Romualdez Coalition of Socialites. Yun, ang meaning ng Marcos. Yun, united sila sa kanilang ambisyon to stay in power beyond 2034. Yun, ang kailang yung pagkakaisa. Wala na.